Hey guys, tuloy-tuloy na po tayo. Ang unang coins ay kay Adonis Vidal. Teolet Idol, share ko lang po kung anong tawag sa kulay ng yung dalawa niyang baryano. Itong 2015 mo na parang meron kang makikitang nagkukulay brown. Yan, kitang-kita niyo naman guys. At maganda itong 2015 na ito eh, kasi makintab siya. No, kahit circulated na siya, meron siyang katangian na kakaiba. No? Ito po yung mga tone coin na tinatawag. Yan. So, kaya lang, hindi naman kasi ganun ka lala, no? Hindi naman ganun ka taas yung level ng kulay na nagbago sa kanya. Mas maganda siguro kung makakuha tayo ng ganito, yung talagang naging brown na lahat. O tapos glossy pa siya, yun ang maganda. Sumunod kay Noel Serrano, 10 piso 2017. Error po sir, share lang po and pa-content na rin po for request. Ayan, may value po kaya siya. Salamat po. Ayan, na-content na natin ang iyong mga 10 piso. At guys, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel ha, mamaya. At i-on yung bell. Ayan. So, yung 10 piso mo, dalawa ito. Itong nasa, yung nasa taas mo, wakuan lang naman yun eh. Parang very common lang naman yung mga ganong error. Pero itong nasa baba na ito, parang meron linya dyan. Tingnan nyo guys, no? Dito sa may reverse. Ah, nawala eh, no? Ayan. So, magmula dun sa cogwheel, papunta sa baba na yan, yung guhit na yan. Yan po yung mga tinatawag ng mga die crack. Die crack error, yung mga ganito. Ayan, no? Tingnan nyo. So, maganda. Magandang error coin mo, no? At talagang ito ay mga collector's item, mga collectibles. Itong mga gantong 10 piso kasi medyo maganda pa naman ang kondisyon niya at pwede natin itago at pwede rin ipagbili ito. So, siguro kahit sa mga 50 pesos maipagbibili mo yan. Sumunod kay Rolido Samaniego, magkarbalaga sir ng Aero 2017. Yeah, tingnan natin yung mga Aero coins mo. Isang 5 piso at isang 10 piso. Itong 2012 mo, no? At isang 2017. Ayan, parehong ayun, no? Bali itong 2012 mo lang ang Aero coins. Clip planchet po ang tawag dyan. Makikita nyo yung parang meron siyang cut dyan sa side. Clip planchet, yung mga ganyang error coins. At meron na pong value yan. Yan lang din. Siguro hanggang dun sa mga presyong mga 50 pesos lang din ito. Pwedeng i-alok, no? At ito namang 2017 10 piso mo ay isang damage coin lang. Kasi makikita nyo naman na nagkaroon na siya ng corrosion sa kanyang reverse, excuse me, no? Ayan, no? Damage po yan eh. Kapag ganyan. Bali yung 5 piso mo lang ang pwedeng mapakinabangan. Sumunod kay Remrem. Ito yung kanyang mga 1 piso. Tingnan natin. Kita nyo rin yung cut dyan sa side. NGC 1 piso. No? Clip planchet ang tawag sa gantong mga error. Katulad din ng 5 piso kanina. No? Kita nyo yung tabas na yan. No? Sa verse, pag tinignan mo, eh, pagkakamala mo na damage na. Pero malalaman natin yan. No? Ayan, no? Sa reverse nyo. Tabas na tabas siya eh. Malalaman nyo yan guys kapag tinignan nyo mismo doon sa site para makikita ninyo yung mismong tabas doon, yung malalaman kung man-made siya o sa mechanical error eh, no? Ayan, no? Yung site, tingnan nyo, ayan. Ayan, so legit na errors, no? At merong value yan kung sasabihin natin yung mga ganyang level ng error eh, pwede yan sa may pagbili sa halaga mga 100 pesos, no? Ayan. Pero sa eBay, no, pwede nyo i-post ng malaki-laki yan. Kay Billy Arena AGB, ang likod ng isang 5 piso, nakalimutan ko ma-picture as lang, no? Tingnan natin. Ito yung 5 piso niya, no? Naging parang dark brown. Tingnan natin mabuti para malaman natin kung legit ba ito. Ayan, no? Hindi kaya napinturahan lang ito. May possibility kasi na napinturahan na. Pero kung hindi naman, ito yung mga sinasabi ko na tone coin na mataas yung level na pagbabago sa kanyang kulay. Ito po ay maituturing na kung talagang legit to. Error coins po yan, tone coin.
ang kita niya naman, no? Naging tsokolate ang kulay. Hindi dapat yellowish lang ang 5 piso natin, di ba? Yan. So, pwedeng muna nating itago ito pansariling koleksyon at gawin nating, ingatan muna natin at malalaman natin yan sa dating na mga panahon. Ito, mga tonkoy na ito at baka merong maghanap ng mga collectors. Hindi natin masabi. Sumunod kay Tata Tara para excess metal po. Mula sa gilid papaba. Error coin po ba yan? Tignan natin ang iyong NGC 2019 5 piso. Alam niyo may mga linya na yan guys. Yung iba tinatawag nila sa ibang bansa na double die error. Yung parang dumoble na rim. No? Tinatawag nila mga double die yan. Eh. At dito naman sa 5 piso mo. Nunagon kasi ito eh. At titignan niyo maputi, meron siya mga side. Ayan o. At malalapad yung cut, yung rim. No? At tingnan natin yung reverse niya kung ano ang itsura. Ayan. Malalapad yung cut ng 5 piso mo. Yun na nga, masasabi nating double die error at medyo may pagka-misalign itong 5 piso nunagon mo. Ayan o. Tingnan nyo guys o. Diba? Dito sa left side makapal yung mga rim at pagdating naman dito sa left medyo manipis. Misaligned. Double die error plus misaligned pa ang iyong nonagon 5 piso. At kung tatanungin mo rin ang presyo nito, ganun lang din. Pwede rin natin maialok ito sa mga halagang 50 pesos. Ganyan lang kasi guys yung presyuhan ng mga error coin sa atin eh. Sumunod kay Nestor Miraya. Good PM po sir. Pasilip pa ito 25% GNC. NGC po yan. Ano? 2019 ko na error coin. Meron letter reverse niya, tsaka star. Meron pa ibang error. Salamat po. Salamat din sa pag-share ng iyong ayan, tingnan natin. Merong kita niyo yung cut mo, no? Tapos, yung may highlighted na arrow na yan, parang merong character doon. Ikita niyo, guys. Ayan, no? Digit yan kapag ganyan. Mga error coin talaga yan, no? Oh, tingnan niyo mabuti, ha? Meron din siyang off-center strike dito. Yung makikita nyo, yung mapapansin yung linya na yan, na bilog, na umikot hanggang dito. Mga off-center strike po ang tawag sa error na yan. At yung part na yon, yung linya na yan, na diretsyo. Pagdating doon sa taas, parang naging baluktot siya. Naging pakurba-kurbada. Yan. So, maliwanag na error coin po itong sentimo mo. Sumunod kay Arnel. Broncano bilhin. Sir, pakilatis naman to. Salamat kung magkano bibilihin to. Itignan po natin ang iyong 5 piso yata ito. Eh, no? Ayan, meron siyang linya. Nakitang-kita nyo naman. Malinaw na linya. Ayan, parang naging division siya. Ito po mga error coin na ito ay tinatawag ng mga die crack error yan. At presyo naman, kung tatanungin mo ang presyo, pwede mo po itong ipagbili. From 50 pesos to 100 pesos dito sa mga kolektor sa atin ano. Pero kung sa online, international online mo ipoposto, pwede mo presyo ng mataas-taas ito eh. No, kahit mga nasa 2K no. Or sabihin natin presyoan mo ng mga $50 pwede no. Sumunod kay Roy Flores, Idol Kalemi online. Ito naman pakilatis ng 20 piso year 2020. Tingnan natin, ayan, at naka-super zoom pala, no? Hindi ko akalain na akala ko ako lang ang merong super zoom alien technology. At meron din pala itong si Roy Flores, oh, makikita nyo. Naka-zoom, naka-super zoom. At makikita nyo nga guys, merong siyang pinakikita dyan na yung inscription sa gitna na Bangko Sentral ng Pilipinas eh napunta doon sa may side, yung outer ring na bronze part, o, oh, di ba nakikita nyo, oh. May mga letters siya. So, na-off-center din itong, para sa akin, na-off-center na rin to kasi yung gitna niya, eh, lumampas, di ba? Umabot doon sa may side na outer ring. Error coins po ito, nga lang, Roy Flores, napakadami ko nang nakita na ito. At marami din akong hawak na 20 piso coin, napakapareho ng iyong error coin. So, naging common, eh. Itong error coin na ito. Ayan, yung 20 piso mo. At meron ka ding pinakikita dyan sa alien technology mo, no? Ayan, no? Yung parang may excess na metal doon na sumobra. At kinain, no? Kinain yung pangalan na Quezon.
ng center ring. Ayan. Itong mga 20 piso coin na ito, sa observation ko po, ay hindi naging pulido eh. Hindi naging perfect yung pagkakagawa. Kaya ang dami-dami na natin nakikita mga gantong error coin. Ayan, so, pero collectibles pa rin po yan. Alright guys, God bless po sa inyo lahat.